Hey you guys, welcome back to the channel. So I have been wanting to watch anything from The Voice Kids for a really long time, and there has been no subtitles, but I finally realized that you can actually just press the automatic translation. I know they're not perfect, but like you get the gist and most of it what they say. So I'm finally watching something of it, and today I'm gonna watch an interview of them on the Fast Talk with the boy Abunda, Pablo Onstel from Idols of The Voice Kids Coaches, full episode. And it's 18 and a half minutes long, so grab a drink, grab a snack if you have not seen it, and join me in watching this interview with me. So yeah, maybe without further ado, let's get into the video. I mean, yeah, magandang hapon Pilipinas. Everyone's opinion is their opinion. Nay, kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat ng nanonood po sa atin sa Facebook at YouTube, sa lahat ng nakikinig po sa Dizzy Double B, welcome to the listening program on YouTube and watching. Maraming salamat po ang ating mga bisita ngayong hapon po. Please welcome Stel and Pablo. Let's go! Or rather, Coach Stel and Coach Pablo. Let's go! Diba? Anong pakiramdam, Pablo, that you are now one of the coaches of The Voice Kids? Masaya po, I get to impart my knowledge, lalong-lalong sa mga bata. Kasi, especially to children. Use the children. Hindi po, ano pa eh. Simulan mo nandito agad, po ako sa point in life na gusto ko talaga i-share yung knowledge ko talaga. Pagdating sa kung paano mag-perform, ganyan. Matulungan sila sa kung paano nila madi-deliver yung best performance nila. Nung narinig I mean, yeah, he has a lot of knowledge. Pablo was going to be part ng Voice Kids. Ano yung reaction? Uy, may bago na naman ako papatumbahin. Hindi mo dito, boy. Na-excite ako. Kasi parang nasanay po ako with Kuya Billy, with Julie, and Kuya Chito. Parang sabi ko, okay yung chemistry namin. Pero nung nalaman kong dadagdag si Pablo, sabi ko, parang something ano din. Parang kasi syempre sanay po akong naka-work siya. Pagka na-add siya, parang ano, mas ma-excite din ako kasi parang same, sanay na ka-banter, sanay ng kabiruan. So, yeah, I mean, they have like years of past together. So, nanalo? They have full-on brotherhood. Sabi po nila dapat ma-pressure ako. Pero hindi ko... Sabi nila dapat ma-pressure, opo, pero... Hindi po ko na-pressure dito, boy. Pero hindi ko po siya iniisip na dapat manalo ulit ako. Mas gusto ko lang po siya i-enjoy this time. Kasi I think, Tito Boy, kung deserving naman po talaga nung talent ko manalo, mananalo at mananalo siya kung para sa kanya. Kung meron kang tip na ibibigay kay Pablo para matalo siya, ano yun? Para matalo ko, matalo siya. For me to be. Huwag ka umatend ng rehearsals. Don't attend rehearsals. Matatalo ka, huwag ka umatend. Sabi ko tip. Then you will lose. May game plan? Pinaghahandaan mo? Game plan? Ano bang game plan ko? Gusto ko lang po, kasi nga boy, sanay na ako sa matitigas yung ulo. I'm used to stubborn people. So, iniisip ko lang, kailangan malaman ko agad yung personality ng bata para nang sa ganun matulungan. Yeah, you need to know the child when you work with, I mean, anyone really. Impart yung knowledge ko. Kasi po, iba-iba yung mga tao eh. Iba-iba yung take ng mga bata, lalo ng mga bata, very sensitive, very delicate sila. Yeah, so, you need to know how to approach. Hindi katulad ng approach ko to them. Like, parang direktsahan. Kailangan i-explain ko na in a way na maiintindihan talaga nila, na ma-absorb nila yung information. I like that kasi bawat bata, bawat tao unique. At sa kalalo ng bata, kailangan makuha mo yung trust. Apo. Di ba pag may tiwala, makikinig. They will follow. Right. They will na-imagine follow. Na-imagine nyo ba na isang araw, magiging bahagi kayo ng The Voice? Until now ako po, hindi Tito mo, hindi talaga. Nung, kahit nung unang-una pa lang po na in-offer po sa akin yung project, sabi ko talaga, seryoso ba? Bakit ako? Parang sa dami-dami na pwede. Are you serious? Ano yun, artist, singer, or sa aming SB natin. Bakit parang ako po yung unang napili? Parang sabi ko, ano meron? Parang hindi po ako talaga nakapaniwala pa nung una. Until now, Tito Boy. Kailan natin mapapanood ang The Voice Kids? September 15 po, mapapanood nyo na po ang pilot episode ng The Voice Kids, kaya super excited na excited po kami dito. Okay, September 15th. Abangan niyo po kung paano po ang mga batuhan ng linyahan at mga asaran. Ang team ni Stel. I've been managing talents for a long time. Issue ba sa inyong lima, yung mas malakas ang tili, mas marami ang fans, mas marami ang followers ng isa? Hindi po. Talaga? Opo, kasi ang ako po, ay feeling ko po lahat kami, same ng kasi di ba pag pinapakilala kayo minsan? Opo, like, sigawan. Sigawan. Stel, Pablo, ganun. Pag isa-isa.
Kami, ako, feeling ko lahat kami po same-same na pag lumalabas po kami individually and nakakuha kami ng fans, ano rin po eh, plus points po yun sa aming lahat. Kasi pag kayong plus fans point. Niya, dinala niya sa SB19. Yeah. So, kami pero siyempre, halimbawa, pag lumalabas ka, alam mo kung mas malakas yung isa o di kaya hindi kasing lakas nung isa. How does that feel? To be honest, hindi po eh. Hindi po. Ako, never ko siyang na-feel. Wari nga, magkakasama kami lima. Tapos, let's say, gusto ko lang magpa-picture kay Stel. Okay, go ahead. Kami pa magpa-picture dun sa fantasy. Pero Pablo, you know, it takes a lot of love, a lot of respect, and a lot of maturity to be able to do that. Sa totoo lang. Kasi, di ba, the celebrity business is different. Yeah. Celebrity business is cruel and just nasty. Siguro po, kasi alam namin yung struggles ng bawat isa. And sasabihin ko lang po, you deserve that. Parang you deserve that. Kilala ka ng tao, ina-admire ka ng mga tao. Alam ko yung struggles mo, you deserve that. Ganda ng perspective na yan. Yung lifting. I mean, they know each other front and back, so. Kanya-kanyang panahon, kanya-kanyang space, at may respeto talaga. Moment. Aside from singing, ano ang inyong ibang talents? Gusto ko other talents. Ano pero nag-varsity ka, no? Opo, pero hindi kasi masyadong kinakwento. Ng basketball. Kasi po, team B po ako nun eh. Team B. Kumbaga, reserve team. Bangko. Pero kasi ano po ako nun, first year pa lang po ako nun. High school. First year high school. Tapos tawag yun? Audition ba tawag doon? Tryout. Okay. Nag-tryout po. Kasi natanggap po ako, pero kasi po may mga seniors pa eh. So sila muna yung una. Sila yung priority. Uh-oh. Pero kapag umana sila, nagpunta na sila sa next year, yung mga team B na yung susunod. So, yung ganun po. Pero, mas gusto ko po kasi yung performing, kaya nung umalis na po ako sa pero, basketball. Pero, basketball. Opo. Who knew? Yung talent ni Stel. Pero, ikaw na, can I have a ball, please? Ay. Kasi ako, actually. And they have a ball, obviously. They have prepared it. Di ba? Here. Talagang ganun daw. Ready si so, Dito. Ang role ko po is point guard po ako. Point guard? Siya po yung may hawak ng bola. He controls the plays of the team. So, siya yung magpapasa, siya yung... Hindi siya yung pumapasok na dalang bola? Pero po, pwede ko po siyang gawin. Okay. And yun yung, ano po eh, yun yung siguro surprising. So, yung unpredictable. Kasi usually, pumapasa kami. Pero pag nakakita kami ng chance, titirahan namin yun, di ba? Yun po yung... I mean, you need to be unpredictable in the game. At sinabi mo kanina na play around the competitors. Into singing entertainment. Bakit? It wasn't working? Playing basketball? Hindi po eh. Kasi po, basketball, unang-una ko po talagang pangarap basketball. Gusto kong maging professional basketball player. Pero ano ba? Bakit ba? Nahilig po ako magsulat ng kanta and na-realize ko para dito. Kanina you started to play with the ball. Ano yan? Yeah. Matagal yun? Something. Opo, lagi ko pa siyang ginagawa. Minsan kagayan, minsan ganyan. Galing naman. Iba-iba. Opo, natutunan ko lang kasi. Oh, it's interesting to see. I did not know this at all. I play badminton po, tito. Sarap. Papawis sarap. Talaga cardio. Grabe, no? But let's do fast talk tayo, Pablo. Let's go! Pablo, basketball, fishball. Basketball, let's singer, go. Performer. Performer. Sandali, pahinga nga ng bola. Maganda yan habang nagpapaikot. Oh my goodness. There. Okay. Para wala kang iniisip. Pinuno, matipuno. Pinuno. Pablo, John Paulo. John Paulo. Malikain, malakas kumain. Malakas kumain. To learn, to teach. To teach. To love, to be loved. To love. Sweet lover, sweet friend. Sweet friend. Guwapong coach, magaling na coach. Magaling na coach. Sa The Voice coaches, sino ang iiwasan mo? Si Kuya Billy. Sino ang ililibre mo? Si Stel. Sino ang isasama mo sa sound trip? Si Julie. Sino ang isasama mo sa road trip? Si Stel na lang para may driver. Sino ang isasama mo sa langit? Langit? Yes. Wala, ako na. Sino ang isasama mo sa impyerno? Wala, hindi ako bumunta yan. No, I'm not going. Lights on or lights off? Lights off. Happiness or chocolate? Happiness. Best time for happiness. Now. Mananalo ako sa Voice Kids dahil? Mananalo ako sa The Voice Kids dahil kaya ko paikutin ang mundo. Paikutin ang mundo talaga. Okay, that was intense. Kind of. That's the way you do fast talk. First thing that comes to mind. There are a couple of questions. Now we can go into detail.
parang okay. Ano talagang klaseng coaching ang gagawin, di ba? Kanina you started to talk about kailangan i-adjust mo sa personalidad. I want to talk about paano ba pinangangalagaan ang bosses. At saka, ano ba ang pakiramdam mo, Stel, nung nag-viral yung performance ng All By Myself sa concert ni David Foster? Yeah, and let's talk about some controversies. Isa na dito yung, pag tinatanong kayo, did you go through surgical enhancement? Ano ang inyong sagot? Ang mga kasagutan po sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy Abuelo. Let's go! Let's go! We're back on the show. Kasama pa rin po natin surgical si enhancement. Coach Pablo I don't Coach think so. Stel. Take us back doon sa karanasan when you sang with David Foster. Ano niyo po Tito Boy yung ano, yung feeling na para kang nasa movie, na parang binigyan ka ng isang one shot lang tapos parang kailangan mo gawin yung best mo. Tapos yung feeling ko talaga nung Tito Boy, nasa movie ba ako? Fini-film ba ako? Ang dilim ng paligid. Hindi ko napapansin yung tao. Ang naririnig ko lang po sarili ko and si Sir David nagpa-piano. Anong reaction mo? Sobrang kinilabutan po ako. Ah, talaga ba? Hindi, kinilabutan ako kasi kinaya mo yung ganong sitwasyon. And ako po, believer ako ng ano eh, nung parang hindi ako believer nung, hindi pa ako ready, hindi ko gagawin yan. Parang mas mahalaga sa akin yung timing more than being ready. Kasi kapag na-miss mo yung timing, it might not come to you. Tama. Diba? Mm. So, yung seizing the moment na time, kahit magkamali ka, kahit anong mangyari, basta ibigay mo lahat mo. And that, time is now. That time is now, bang exactly. Ayaw mag All By Myself si Pablo? Alam mo, Tito Boy, yun nga yung gusto kong hamunin to eh. All By, Tito pinaikot, Boy! Pinaikot niya lang yung bola eh, kaya ko rin yun eh. Oh. Ano po eh, pang rockista po yung boss ko. Eh. Pero ibang texture, ibang dating. Different story. Hindi yun yung sinasabi mo na bigay mo. Oo nga, seize the moment. At saka, the thing I like about it, alam mo, bilib na bilib talaga ako sa inyo, yung wala kang effort to sound like him. This is me. Iniba niya. Diba? I am Pablo. Yes, tumatak doon. Pinapagaan mo lang loob. Hindi. I am a good speaker. Let's do Fast Talk. Okay po, Tito. Okay. Okay. Sasabihin ko sana, while singing All By Myself, parang mahirap yata. Belter, lover. Belter. Strong dancer, powerful singer. Ah. Hirap, powerful singer. Strict coach, cool coach. Cool coach. Room, ballroom. Room, syempre. Manalo sa The Voice o manalo sa Lotto? Parang gusto ko manalo sa Lotto. Kung kulay ka, Stel, ano ka? Blue. Kung ulam ka, ano ka? Oh my God, sinigang. Or adobong manok. Kung invisible sinong mamanmanan mo? Yung nanay ko. Pamantayan ko yung nanay ko. Kung nakakalipad ka, saan ka pupunta? Japan. Kung hihiram ka ng boses, kanino? Bruno Mars, please. Singer na kaya mong gayahin. Bruno Mars, Adjano Gibbs. Singer na pangarap mong makaduet. Duet po talaga? Like kami dalawa lang? Miss Reg. Miss Reg. Wow, magandang bukas o masaya ngayon? Magandang bukas kasi masaya po ako ngayon. One word, describe okay. Julie. Julie is so pretty. Pretty. So pretty. Billy, funny. Pablo, cool. Lights on or lights off? Lights on. Happiness or chocolate? Happiness. Best time for happiness? After this. After this. Best time for happiness. That's a great answer, honestly. Let's go to the controversy about surgical enhancements. Oh, when you ask that, you guys don't mind. Did you have surgical enhancements? Yeah. Even my friends po, when they ask me, parang, uy, nagpaano ka ba talaga? Tinatanong mo pa ba? Di ba obvious? Maganda yun. That's yung nasagot ko. Pag sinabi ko bang no, maniniwala ka. Di ba hindi ka rin maniniwala? So sinasabi ko po, kasi I think wala namang mali. Kasi I'm sure, pag tinanong ko yung friend ko, sabi niya, ay pag may pera ako, papagawa ka rin yan. Ganun lang po ngayon eh. I mean, yeah, I guess so. Alam niyo po what's weird? Yun, sabi ko po sa kanila, di ba napag-usapan natin yan nung hindi pa tayo kilala. Parang, magpapaganon ka ba ever? Parang ganun. Oh, ako sagot ko na. Tapos ang sagot ko po, never, hindi pumasok sa isipan ko. Pero, hindi ko na lang namalayan, one day, nagpapapiller na ako din. Parang, sabi ko, nakaka-boost pala talaga siya ng confidence. At hindi lang yan, that's a right that belongs to you. Okay. I mean, yeah. Tatawan mo yun. Mukha mo yun eh. It's your body, you do whatever so you want. I mean, extremes are extreme, but like... And part of your responsibility also because you have an audience. Yeah. Oo, di ba? May ganun. And ako talaga, tagahanga niyo ako.
lalo na sa departamentong yun. Thank you, Tito. You deserve to be where you are today. Let's go to the coaching. Ano yung magiging estilo? You started to talk about, I want to know the personality of the kid, doon ko i-adjust. Aside from knowing the personality, Pablo, ano ang balak mo as a coach? To be honest, ayoko nga po tahakin yung technical side. Eh. Kasi ang pinakamahalaga po sa akin, lalo na sa yung tuturuan namin ay mga bata, yung touching the people. Kumbaga, yung mararamdaman ng mga tao yung kinakanta mo. Kasi kapag naramdaman nila, parang everything else makakalimutan nila at matatandaan nila yung performance mo. So, as a bata na kakanta ng something, siguro wala pa silang deep understanding sa aawitin nila and something. Siguro po, yun po yung ituturo ko sila kung paano nila ilalagay yung sarili na dun sa awitin nang sa ganun. May deliver nila put yung them best in the song, like how to pwede nilang ibigay sa mga feel the song. Estelle, kung meron kang babaguhin na ginawa mo, I really love this interview. It's so in-depth. I think this is the most in-depth kind of actual, like, dahil po kids po ito, substance mahirap po ito interview to approach the kid. Dahil alam ko naman po na same po sa sinabi ni Pablo, ayaw naman namin maging technical dahil mga bata yun, mahirap sabihin. But I guess ang idadagdag ko po is yung connection ko with the parents. Dahil I think more than my guidance, mas importante rin yung guidance ng parents. Bakit? Nasabi po ito ni Kuya Billy na parang minsan sa mga ganong klaseng competition, minsan, imbis masunod ng gusto ng bata, gusto ng parents ang nasusunod. Parang hindi, kantahin mo to kasi ito yung bagay sa'yo. Pero iba yung gusto ng bata kantahin. But dahil bata pa lang siya, hindi niya masusunod yung gusto niya dahil syempre ang susundan niya ay ang kanyang mga magulang. So bilang isang coach, gusto kong iparamdam sa parents na parang hayaan niyo ang anak niyo mag-decide ng gusto niyang kantahin. Dahil syempre siya ang sasali sa competition, siya ang kakanta. Ang kailangan lang ng bata ay ang guidance nyo, supporta, ang suporta nyo. At ako bilang coach, ang gusto kong maparamdam sa bata or sa aking artist na ako ay hindi lang coach tell, ako ay isang kuya tell na paparamdam ko sa'yo na kakampi mo ako dito, maniwala ka sa akin. Yeah, you're the friend of the person, you're not just like a, maging kakampi mo at maging boses mo sa kung ano I don't know, na hindi mo kaya a higher figure than them. To not feel them intimidated but like comfortable with you. Influence pag-uwi sa bahay niyan ang kasama magulang. Totoo. At the end of the day, hindi po ako yung masusunod kasi magulang ang kasama. And may mga times na kahit ipilit ko po yung gusto ko, syempre po, may sariling desisyon ng mga magulang. And nandun lang po ako para tumulong at mag-guide. Pero, syempre. Imbitahan natin ang lahat para maging bahagi ng The Voice Kids. Yes po, mga kapuso, malapit na po The Voice Kids. Sa September 15 na po yan ang aming pilot episode. Mapapanood nyo na po ang bagong coach na si Pablo. Kasama na po namin ni Coach Billy, ni Coach Julie, and ako po, Coach Tel. Super excited na po kami. Mapapanoodin nyo rin po ang lumang coach na lumang Coach Tel. Pero ay po yun, mag-enjoy po tayong lahat. For sure, makikita nyo po ang mga talentadong Pinoy na bata at mag-enjoy kayo sa performance nila. Can we do just that line? Ano yun yung The Voice Kids? This is The Voice! Okay, there you go. This is The Voice Kids! Tel, Pablo, maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. God bless the both of you. Thank you. Maraming salamat for your generosity. Thank you for your kindness. And thank you for your dedication. Thank you. Maraming salamat. Totoo yan. Maraming salamat. Thank you. Naipay, kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan at puso araw-araw. And be kind. Make your nanay and tatay proud. Say thank you. Do one good thing a day and make this world a better place. Goodbye for now. God bless. You guys, this was really, really cool. I really enjoyed this whole experience watching it. I really did not know where this interview will go, but I think this is one of the most in-depth interviews I have seen of them, even like also separate from the band, kind of even two of them, and the answers they gave and how, I don't know, how the conversation flow with the host of the show and them, and that they really listened to each other and they really went into detail about like their opinions, and I really, really like that. I really enjoyed it, and I learned more things about them that I didn't know. I thought already that I know quite a lot of them from like
last 2 years, I think I have watched them like blossom into what they are right now, skyrocket literally. So to see them here and still learn new things is really cool. But yeah, I mean, they're putting another kind of generation, like kind of feeling of how to be an artist and how to feel the music and how to be comfortable and how to be just a good person, a humble person, I suppose. So this was really such a treat to hear and watch with you, and I'm so glad finally there's an opportunity for me just to switch the automatic translation and just watch it and be up to date with everyone of you around the world, and we can all watch it together. So that is such a cool thing. Yeah, but other than that, thank you so much for watching. Let me know in comments down below what you think about this interview, also about that the show starts at September 15th, and which is today for me when I'm filming this. So let's go support our boys, the show, the competition, and yeah, and that, thank you so much for watching, and I'll see you next time. Bye.